and join Diwata sa kanyang opening. And at the same time, kasama din natin ng mga iba't ibang top social media influencers ng bansa. And I'd like you to get to know them. Please introduce yourselves. Kasama na si Mr. Eugene Chua ng Shift International. So, starting with you, sir, what's your name? I'm Mark Itan. Brandon Labrador. Hi, I'm Eugene, the CEO of Shift International. And I'm Rosemary Tan. Hi guys, this is Diwata, CEO Diwata Paris Overload. Mabuhay! Yun! Tayo ngayon kasi syempre pangalawang branch ni Diwata. Masaya si Diwata, so pag-usapan muna natin ang support ng friends mo dahil sa opening ng iyong pangalawang branch. Yes, the friends. What can you say? Ano bang magbibigay ninyong words of support kay Diwata? So, sa akin naman, ever since we started this, yung Diwata, kami from SHIP, we are all out support kay Diwata. So, sa akin lang, as a businessman, I always tell Diwata, no, stay humble, feet on the ground, no? Lagi ko sa pinapalahanan. Siyempre, iba yung buhay ng influencer, iba yung buhay ng businessman. Sinasabi ko nga sa kanya, kami dito sa SHIP, we are always here to support Diwata. Whatever happened, no? Maraming bashers, maraming negative feedback, pero sabi ko, hayaan lang ngayon, importante wala siyang nakapangan. And importante, mga tao siya, wala siyang nilalamangan. So, yun lang. Rosemar, yan, sa Larengo, Rosemar. Yung sa akin naman, tulad ng unang-unang sinabi ko nung unang beses na nag-comment ako sa TikTok ni Diwata, sabi sa kanya, then malang sa bashers, galingan mo pala. Hindi pa siya ganun sikat ko. And until now, yun pa yung sinasabi ko sa kanya na dead mo lang sa bashers, kasi yung mga bashers na yun, parang humilahin ka pa baba. Pero syempre, alam ng Diyos kung sino yung totoo makukuting tao na pilit niya pa rin iaagat ka. Correct. Tsaka guys, remember kasi, yung social personality na kasi si Diwata ngayon. So lahat ng mali niya, mali namin, lahat ng sikat, mas na-highlight. So lahat naman tayo nagkakamali, lahat naman tayo may flaws, hindi naman tayo laging masaya. Hindi naman tayo laging nasa mood. So gusto kong bigyan nyo rin ng time si Diwata mag-adjust. Kasi bigla siyang sumikat, biglang naging negosyante. So mahirap yung transition period. So nandito kami bilang negosyante, influencer, kasama ko mga kaibigan ko, na sana bigyan natin ng time si Diwata mag-adapt. Kasi kilala namin siya personally, nakakasama namin siya halos everyday. So, mabuting tao si Diwata at sana supportahan na lang natin kaysa hanapan natin ng mali. Kasi hindi nakatulong eh. Marami siyang, tingnan nyo lahat ng tao nandito, marami siyang nabibigyan ng trabaho. Katulad ng Shift International, ganun din yung advocacy ni Boss Eugene na magpalaki, magparami. Kasi gusto namin makapagbigay ng mas maraming trabaho sa Pilipino. So, lagi kong paulit-ulit to na si Diwata ang nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng Pilipino, lalo na sa mga hirap na lumaban sa buhay kahit gaano kahirap. So yun, sabi ko kay Diwata, dead pa lang sa basher, nilipas din yan. Correct! Oh, tama! Yeah. Yan, napakaganda na mga sinabi nila sa'yo, Diwata. So, ano naman ang masasabi mo sa support ang binibigay ng mga kaibigan mo in and outside the industry? Ayan, maraming salamat sa mga taong sumusuporta pa rin sa akin. Maraming salamat sa kanila. Matagal ko na sinasabi ito, as long as na wala akong taong inaagrabyado, as long as na wala akong taong inaapakan, lumalaban tayo ng patas sa pamamaraan. So, digma sa mga bashers. Alam naman natin lahat na walang may tutulong sa atin na mabuting mga bashers na yan. Tuloy lang ang laban, basta ipagpapatuloy ko lang yung pangarap ko na palawakin pa yung Diwata Paris Overload, ikaalat ko pa sa buong Pilipinas. Then pa sa mga basher, kasi wala naman silang ambag sa buhay mo para itindihan sila. So yun lang, lilipas din yan. Nagkakaroon kayo ng support with each other, like si Boss Eugene, yung kanyang advocacy, syempre ang Shift International. Ano naman ang masasabi ninyo na ang vaping industry ay nasa legality stage na? So let us hear siguro kay kay Randall. Parang sa akin kasi I think mas napapaganda yung pagpasok ng Shift International dito sa market. Kasi mas naiiwas sa bisyo yung sigarilyo. Kasi mas delikado pa rin yun. So, nakatulong yung vape para mas mag-transition, para mas maging healthy. Kahit pa paano. Si Rosemar.
personally, ayoko talaga na nakakamoy ng Yossi. Kaya alam niyo naman, restaurant business din ako. So yung mga staff ko talaga pinagbabawalan ko ng Yossi. Pero inaalaw ko sila mag-vape kasi alam niyo yun, parang yung amoy ng vape is meron mga fruity, mga mababang amoy coffee, ganyan, na hindi nakakairita sa mga tao, lalo na sa mga customer. Unlike yung sa Yossi na parang palapit pa lang sa akin, parang naaamoy ko na. Alam na alam ko yung parang amoy ng Yossi, ang sakit talaga sa ilong. Yung katong vape, ang bango niya, may mga iba-iba tayo flavors na pwede gamitin ng mga tao. So inaalaw ko sila pag ganun. And at the same time, yung Shift International kasi may advocacy para makatulong sa mga tao. So iba yung anong willingness ni Kuya Eugene makatulong sa mga influencers. Ang dami natutulong mga influencers. Ang dami natutulong ang mga tao, mga staff. Kaya super support, all out support talaga ako sa Shift International simula una. So ako nga pala yung kauna-unahang endorser ni Kuya Eugene, pero hindi po ako bayad. As in, wala pong bayad. Para hindi kami nagbibilangan ng mga sinusuportahan niya ako, sinusuportahan ko siya. Ganun kami sa Shift International. And also, dagdag ko lang, bawal po sa 18 below. So mga minors, please be responsible. Lalo na, yung pinambibili niyo ng bisyo ay galing pa sa mga magulang ninyo. So, strictly na pinapatupad ng message ng Shift International na 18 and up lang. So be responsible. Lahat naman ng bisyo, ganun eh. Marami dyan, kahit ano. So be responsible, lalo na sa kabataan na nanonood ngayon. Kung magbibisyo ko, dapat alam mo yung consequences. Dahil dyan, Boss Eugene, ano ba ang masasabi natin sa pinasang batas ni Commissioner Lumagi para dito sa legality ng bill? So sa amin, sa Shift International, as of yesterday, may pinatupad na bagong batas si Commissioner Romeo Lumagi regarding the tax stamping. The tax stamping is yun yung parang selyo katulad ng sa sigarilyo na nagpapatunay na ang mga produkto natin ay dumaan sa tamang buwis. So sa amin naman sa Shift International, we support the BIR government. We also support all the government to make everything legal sa legality natin, no? So kami, no, sa company namin, we are happy that the BIR is doing everything na para ma-check at ma-cut down yung mga illicit na products, vape products natin. Kaya kami, we also ensure na to maintain na selling lang sa 18 and above only, we don't sell to minors. Ayun, ang masasabi ko lang, basta yung advocacy ng BIR regarding the legality of this, BIR and other government agencies have a 100% support of Shift International on making everything legal. Sir Eugene, Jeff here, nasa ABS-CBN News. So last Friday, nagkaroon ko ng kailangan sa Department of Health ng first vape-related death. Isang 22-year-old from Laguna. Ano ba ang reaction to you? Regarding that concern, no, I think I read the news that there are many angles that they are looking. No, so sabi naman nila other it's a possible of drugs, and then sabi naman nila possible of cigarettes. So kasi hindi ko sinasabing vaping is healthy, no. Vaping is still harmful. It is maybe much lesser harmful than cigarette kasi wala siyang tar, wala siyang ano. So kami sa SHIP, we don't tolerate people to use vape. Our products are for cigarette smokers only, are for vapers only, existing vapers. Never namin in-advocacy na maghintayat ng taong hindi na sigarilyo, hindi nag-vape, na gumamit sila ng vaping. Oo, so yun naman sa amin. Bakit shift ang number one kahit na may mas murang vape? Actually, shift right now, no, I can say, I cannot consider ourselves number one. So kami, siguro, yung tanong mo na bakit maraming mapababa, this is what we call the illicit products. Yan yung mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Yan yung actually proyekto ngayon ni Commissioner Lumagi na mawala ang mga illicit na yan para matigil yung mga illicit na yan, mga dumadating dito sa Pilipinas na hindi nagbabayad, hindi dumadaan sa tamang examination, walang proper health protocol. So sa amin naman sa SHIP, mas mataas naman ang produkto namin, pero makakasigurado sila na quality and sigurado bayad ang taxes. At ang mga shop owners, ang mga sellers, hindi nila kailangan matakot na mag-display ng mga products namin. Kasi ngayon, especially in the vaping industry,
hinuhuli nila ngayon yung mga illicit products. So mga possible may fine, possible may kulong ang mga shop owners. So lagi namin pinapalakan ng mga shop owners, choose the brand wisely, what anong gusto nila i-carry. Kasi malaki ang penalty na yan, which we support also the government. Kasi yung sinabi po na Department of Health, nag-launch po sila ng campaign na huwag mag-yoti, huwag mag-vape. Ano po ang sabi ng industry, being the industry leader po sa vape? Yeah, sa akin naman, all I can say right now is, we all know vaping is not good, but people still use it, maybe for relaxation, maybe for their own needs, no? Vaping is also not good. Ako as the owner, I'm not recommending that vaping is good for your health. Vaping is still dangerous for your health. But again, our products are for those who are existing vapers, existing smokers only. We don't tolerate, we don't push, hindi kami naghihikayat ng mga tao, lalo na ng mga hindi gumagamit, na matuto sila. Itong produkto is just an alternative for that cigarette smokers na maghahanap ng, okay, ayoko nang mas less dangerous, ayoko nang nicotine. So ito yung produkto natin. Sir, yung mga sigarilyo kasi, pati sa public, marami na diyosi. At pinagbabawal na sa mga pampubig lugar yung paninigarilyo. Yung mga nag-vape, marami sa kanila, pati sa loob ng opisina, buga ng buga, ng usok, ng vape. Do you think dapat din sila pagbabawal sa loob ng mga opisina? I think with that, no, different companies or private companies have their own different standards naman. So kasi sa vaping, one advantage of vaping, wala sa amoy, hindi sa mga amoy. Like, if gumamit ka ng vape ngayon, si Marky, no, kanina pa siya nag-vape, wala hindi siya nangangamoy, hindi siya kumakapit sa amoy ninyo, hindi siya kumakapit sa mga damit ninyo. So yan naman is depende yan sa mga private company on how they will want to launch it, especially sa mga employees nila kung gusto nila maghigpit o hindi. But then again, sabi ko nga, yung vaping naman is we don't push it, no? This is just an options na nilalatag natin sa mga existing cigarette smokers. Sir, Nochikakas po ba, DCR exclusive? May mga LGUs na talaga nagbabawal, bawal mag-vape sa kanilang lugar. Ano pong reaction mo po dito? Yung sa mga companies, the LGUs, they have their own different standards, they have their own different programs, no? Again, sa amin naman, with the LGUs, we also support LGUs' decision. Ang kanya-kanyang LGU, meron silang, sila mas nakakaalam kung ano mas bagay para sa barangay nila, para sa community nila. So sa amin naman, supportado na yun. If the LGUs say hindi nila inaalaw ang vaping doon, kami, we don't push it. We never tolerated, we never push. At hindi kami gumawa ng kahit ano na ikakalaban ng gobyerno. So sa amin, to all government agencies, they have all our support. They have the support of Chief International, being one of the leading vape brand in the company right now, in the business industry right now. They have the support na kung ano yung gusto ng gobyerno, nandun tayo. Yung vape products like yung Flaba, talagang pinagbabawal ng DTI dahil yun ay may mga ang mga elements na naglalaman ng illegal drugs. Sa inyo po ba, nakakatiyak po ba kayo na yung binibenta po ninyo ay walang laman ng mga anumang sangkap ng illegal drugs? Actually, regarding dun sa tanong mo, Flaba is banned by the government not because of illegal substances. Flaba is banned by the government because of the importation-wise, no? Nahuli na may mga raid na nahuli ang mga warehouses nila. The DTI imposed a statement that all Flaba products is banned to sell. So mga sellers, hindi sila pwede magbenta. But regarding the illegal substances, sa amin sa Chief Week, you guys can assure that lahat yan, meron yung proper testing, meron tayong documentation dyan na pumapasok na dito ng legally, walang illegal na substances tayo dyan. It is a pure vaping products only without any illegal products tayo. At kaisa kayo sa kampanya ng BIR at Bureau of Customs? Yes, supportado natin ang BIR when it comes to legalities. Ang masasabi ko lang, hindi man tayo number one ngayon, hindi ko inaangkin ang pagiging number one, but I can assure Chief International will be the number one taxpayer of the BIR for collecting the taxes in the vape industry. Sir, do you think all we have is maglalatag lang kami ng options. Existing smokers have their choice. They want to continue smoking, they want to shift into vaping, it's up to them.
we don't push, we don't do hard selling. Kung makikita nyo yung mga like influencers natin, endorsers natin, kami, we don't pay them, we don't monetize them. Lahat yan, si Ate Rosmar, si Diwata, walang mga money involved yan. Lahat yan, sumusuporta lang sila. Kaya on behalf of us, we support them also yan. Sa Marky, they are using it, but they don't encourage people to use it also. Oo, yun naman yung sa amin. Bilang influencer, of course, you have such a huge platform. Sinasabi nga kanina ni Sir Yogi na yung painting, it may not be good for you. Pero how will you use your platform para ma-improve yung public? Para sa akin kasi mas ayaw kasi ng Yossi kasi mas delikado siya. So, kesa ibang bisyo, kesa mahirapan mag-transition yung mga tao para bitawan yung Yossi, mag-beep ka na lang. So, pero hindi ko in-encourage siya lalo na sa kabataan. Kasi, depende naman kung ano yung purpose mo sa paggamit ng isang bisyo. So, depende sa inyo. Hindi namin pwedeng sabihin masama, hindi namin pwedeng sabihin mabuti. So, ang aim ko lang dito bilang fitness ambassador, ini-educate ko yung mga tao kung ano yung healthy at kung ano yung hindi. Para kayo mamili. Kasi hindi naman lahat ng product mag-work sa inyo. Hindi naman porket ginamit ng isa, ay okay na sa inyo lahat. So, I think, kailangan natin ng awareness lalo. Kaya kami nandito, suporta kami sa Shift International para ma-voice out pa sa mas maraming Pilipino, lalo na sa kabataan, yung tamang paggamit ng vape. Kasi mamaya, akala nila uso lang. Akala nila, gamit lang ng mga influencers, gagayahin na. So, hindi namin ini-encourage po yun. Be responsible. Kung kailangan mo, kung anong purpose mo, panindigan mo yan. Kasi sarili mo yan. Rosmar, same question. Ang followers mo, kabataan. So, ano yung message ko sa mga kabataan, especially when it comes to using vape? Ayan, so katulad kahapon, pumunta kami ng motor show, nagdala ko ng 200 pieces na vape. Kaso nung paglabas ko ng sasakyan, puro bata. Kaya ang ginawa ko, dapat kasi ihahagis-hagis namin siya. So, nag-decide kami mag-asawa na yung ibibigay na lang siya sa mga participants na nag-join sa motor show. So, iaabot-abot na lang. Hindi na namin hinagis kasi baka may bata na makakuha. And syempre, at the same time, nandiyan yung mga magulang para i-educate yung mga anak nila. And sila yung dapat bantay sa mga anak nila. And sa mga tao, meron naman tayong kanya-kanyang free will kung gusto nyo mag-vape, kung ayaw nyo. Wala namang kumipilit sa inyo eh. Kasi sa totoo lang ako po mismo, hindi ako nag-vape. Pero na-try ko na siya before. Pero para makasuporta kay Kuya Eugene talaga, lagi kong pinapakita. So hindi naman kailangan na nag-vape ka para maging influencer or what ka ng Shift International. Sabi nga ni Kuya, no hard selling. Hindi niya kami pinupush na kailangan mo mag-vape, kailangan mo mag-vape. Walang ganun. As in, sinusuot ko lang na ganyan, sinusuot ko lang yung lanyard, and nagda-dance lang ako. Imagine nyo sa ganung paraan, nakakatulong ako sa Shift International. Hindi ko pinipilit din yung mga tao, lalo na yung mga kabataan, na mag-vape kayo. Kasi, ayun, may sarili-sarili kayong utak. And, ayun nga, mas marami akong nabalitaan talaga na namatay dahil sa Yossi, sa sigarilyo. Mas maraming death talaga na parang naitala dyan. And sa vaping, hindi pa rin natin sure kung talaga bang about sa vape yun. Kasi parang wala, parang alam yung pinipilit, pinupush nila na meron sa vape. Parang pinipilit, hanapan ng studies about sa vape na may namatay, nagkasakit na ganyan. Pero ako kasi sa dami ko nakilala na nagbe-vape, parang wala talaga akong nababalitaan pang ganyan. Ultimo yung parang inuubo, wala akong nalaman ng ganyan. Unlike sa Yossi na ang dami, dalawang lolo ko namatay pareha sa lung cancer dahil sobrang grabe mag-Yossi. Alin Francisco. Sa inyo pong lima na content creators dito, who among you guys are using vape? Si Ma'am Rosemary, hindi gumagamit ng vape. Ako gumagamit. Gumagamit ako. Ako hindi. So, sa inyo pong lima, dalawa po yung nag-vape. Okay. Sige, kay Diwata, ikunin natin yung kanyang opinion. Ako kasi bilang isang gumagamit ng sigarilyo, so ngayon, nung sinubukan gumamit ng vape, sarili ko lang itong pananaw, hindi ko sinasabi na mag-vape kayo. Dahil mabait din naman sa akin si Pusho Ujian na may-ari ng Shift. So ang ginawa ko ngayon, vape na lang ginagamit ko, hindi na ako nag-iusi. Paminsan-minsan na lang. So para sa akin kasi, mas nagustuhan ko yung flavor ni vape compared doon sa sigarilyo na ginagamit ko dati. So parang mabango siya, tapos masarap kahit saan ako pwede ako, alamaw, nandiyan ako sa aircon, yung sa container van ko na ginagamit kong tulugan, nakapag-deep ako doon na hindi na kailangan lumabas. Para sa akin, maganda naman, para sa akin lang pananaw ha, kung ikukumpara ko yung sigarilyo sa kabi, para sa akin lang to, mas okay sa akin yung vape. So wala ka na, hindi ka na gumagamit ng Yossi? Paminsan-minsan na lang, dati kasi malakas ako mag-Yossi, alamaw, nakakaubos ako dati ng isang kaha, ngayon siguro sa isang araw, dalawang piraso na lang, na-try ko pa rin, pero kadalasan talaga nagagamit ko ngayon, vape na. So ano message mo, sir, sa mga kabataan followers mo?
Ayan, sa mga kabataan kong followers, hindi ko naman sinasabi na bumili kayo ng vape, nasa inyo parang desisyon, lalong-lalo na kung mga minor pa kayo, hindi pa kayo sapat, hindi yung edad nyo para gumamit ng ganitong klaseng bisyo. So, kailangan pa rin ng patnubay ng inyong mga magulang. So, yun lang. So, sir, the one is also good. Ako naman, 10 years sa vape user. 10 years sa vape user, talagang okay siya. Before kasi, per day ako, nakakadalawang kaka ko ng nose. Kasi nang hirap sigilan, vape pa nakatulong sa akin. So, lagi yung tandaan, lahat ng sobra pa sa akin. So, yun. Sir Yuji, Sir Yuji, last na lang from my end. Your appeal, your message to the government. Well, to the government, right now they are being very, very strict to the vaping community. Me being the owner of Sip International, we just want to extend our support na supportado namin ang inyong ginagawa. Supportado namin na patigil ang mga illicit na yan. Supportado namin ang pagbayad ng tamang buwis. Magkaroon ng malaking koleksyon ang gobyerno. When it comes to the DTI, no, we also support, no, right now Shift, kami ang one and only vape brand na merong Philippine standard PS license na lumabas, the only vape brand in the full Philippines to secure a PS license. Bakit namin ginawa yan? We are having it, we prepared it for 1.5 years to make sure na tayo sa Shift International, alam natin kung ano yung rules and regulation ng government. So DTI, nagpatupad na rin sila ngayon, effective June 5, 2024, na kailangan ang mga produkto ng mga vaping ay meron ng Philippine Standard Seal. So tayo lang ang only brand na meron nun. Ang BIR, when it comes to collection of taxes, nagtaas ng mga taxes, nag-impose ng mga stamping, supportado din natin ang BIR doon. So, all the requirements of FDA, kung ano man ang mga kailangan, lahat yan ay meron tayo, kompleto tayo ng papel. Boss, kailan kayo nagpatupad ng markings ng vape products niyo po? Ang preparation niya, we did it 1.5 years ago. Okay. As of May 29, labas si DTI, Philippine Standard Bureau sa website nila, na makikita ninyo doon na nandun si Shift International, the only vape brand to secure a PS license. Wala yung mga ibang vape brands ngayon, wala kaya kasi it will really take time. Doing a Philippine Standard license and securing it will take around 1.5 years to 2 years. So isa tayo sa swerte at pinagpala dahil maaga natin inaksyonan para sa mapakita natin sa gobyerno na suportado natin sila. Meron na kayong sample noon? Yes, yes, sir. Sir, yun yung isa po sa recommendation ng Department of Health. From 18 years old, it has a 21, yung mga pwede pong makabili ng vape, and also ipatigil daw yung pagbebenta online. Your take on that? Regarding selling it online, we from Shift International, we hardly impose na kami ang nagbebenta na binebentahan namin downlines are all distributors who have proper documents, who have a business license. Bakit naman iniwasan ang online selling? Ang online selling kasi hindi na mo-monitor diyan ang pagbenta sa minors. Wala silang binabayarang rental, diyan nagsisimula ang mga price war. So we don't tolerate the online selling of vape products, lalo na bisyo to. So sa amin naman, we encourage all, even the distributors, to follow all the legalities. Ipatupad ang shop nila, merong nakasign na no to minors, 18 plus only yung produkto natin. So yung sa mga online seller naman, kami, we don't tolerate it. We make sure na kompleto ang business paper sila bago namin sila binibenta ng produkto namin. So yung from 18 to 21 years? Regarding from the 18 to 21, if the government thinks that is the best way to support the industry, we don't have any problem on that. Again, tulad na sinabi ko from the start, we don't push our products especially to the young ones. Our products are just available for options for the existing users, existing smokers, existing cigarette smokers. Pero yun nga, kung sinabi ng government, they want to change it to 21 and up, supportado pa rin naman sila sa proyektong nilang yun. So, total kayo, sir, sa online selling ng vape?
Sa amin, sa Safety Internet, we don't tolerate online selling and we make sure to have the all the we make sure na kompleto ang mga legal documents, papers sila bago sila pwede makabili sa amin. Ano ang sanction sa mga distributor po ninyo sakaling nilabag nila yung ano po ninyo? Ako, being the CEO, I am very hands-on to it. Once we saw distributors na selling to online, automatic we cut them out as the distributors sa lead line of distribution. Masasabi ko lang dun sa 18 to 21, dapat maging last option siya. Kasi kahit nagawin mong 18, kahit 45 years old, hindi mo mapipigilan eh. So, ang masasabi ko sa gobyerno natin, last option yon sana. Ang mas bigyan natin ng pansin yung awareness, educate the people para alam nila kung kailan ang tamang paggamit. Kasi kahit na itaas mo yan sa 35 years old, kung gagamit pa rin yan, hindi mo mapipigilan yan. So, yon. Sir, regarding, paano natin kung sa retail kasi nung sulog doon sa selling?